Matapos ang frustration game ni Steph at makatikim ng masakit na pagkatalo sa Milwaukee Bucks. Another loose game na naman para sa Golden State Warriors kontra sa Indiana Pacers. Habang nagtamo pa ng shoulder injury ang greatest shooter na si Stephen Curry sa laban na ito kontra Indiana, mga Lodi. Golden State Warriors at Indiana Pacers nagkaharap ngayong araw. Rematch nga ito sa pagitan ng dalawang kupunan, mga Lodi. Matapos ngang talunin nitong Indiana nung nakaraan ang team nitong si Steph, ay sigurado na sabik na makabawi itong si Curry, mga Lodi. Samantalang nasa lineup na rin ng Indiana ang veteranong player na si Miles Turner. Habang out naman dito sa lineup ng GSW ang isa sa Splash Brother na si Klay Thompson. At nananatili pa rin ngang out itong si Andrew Wiggins para sa Golden State, mga Lodi. So starting opening quarter, maagang bumakbak ang greatest shooter na si Stephen Curry. 4-2 nating start kagad para sa GSW. Habang nakapukul pa ng isang 3-pointer si Curry na may kasama pang foul kontra sa depensa ni Miles Turner. At nai-convert pa nga yan sa 4 points play ng greatest shooter. At meron na ngang 8 points dito si Curry. At under 5 minutes lamang na ang Golden State Warriors ng 9 points, 20-11. Habang sa Indiana naman ay itong si Turner at Buddy Hield ang sumasagot. At 6 straight points para kay Buddy Hield, mga Lodi, na gumawa ng back-to-back 3-pointer. Dahilan para makuha pa ng Pacers ang kalabangan. Sa pagtatapos ng first quarter ay nakagawa nga ng 12-4 run, 27-26 end of first, Pacers up by 1. Second quarter ay nagpatuloy pa ang magandang run dito ng Pacers. At sa pagkakataong ito, itong si Benedict Mathurin naman ang kumakayod para sa opensa ng Indiana Pacers. At hindi nga ito kayang pigilan ng GSW na gumawa ng 7 points. Habang itong Warriors ay nagsimula nang mag-struggle dito at nakapagtala pa sila ng mga turnover. Dahilan para umangat na sa double digits ang kalamangan nitong Indiana. At ang score ay 52-40. At itong Golden State Warriors ay tila minamalas nga din sa kanilang shooting, na kung saan ay puro mintis nga ang kanilang mga shooting attempt. Habang kabaliktaran naman ito para sa home team, na lalo nga naging mainit sa kanilang ofensa. At end of first half, umabot na sa 20 puntos ang kalamangan ng Pacers, 74-54. At itong si Steph ay nakapagtala na ng 27 points sa first half pa lamang. Subalit hindi nga ito naging sapat para makadikit man lamang sa malaking kalamangan ng Indiana. Entering of third quarter, mga Lodi, dito ay nagbubuhat na ng kanyang team itong greatest shooter na si Curry. More points and assists kay Curry nga nang galing. At nakagawa nga ng 11 points dito si Steph. At naibaba na rin nila sa 10 points na lamang ang kalamangan ng Indiana. At dahil yan sa mainit na opensa ni Curry, mga Lodi. At bumitaw pa ng isang 3-pointer si Curry na sinundan pa ng isang putback layup ni Kuminga. At naibaba pa nila sa 3 points na lang ang lead ng home team. Subalit hindi nga pinayagan ng Indiana na tuluyang makadikit sa kanila ang Warriors. At sa pagkakataong ito, itong rookie at bench player nila na si Mathurin ay gumawa ng 11 straight points. Pagpasok nito off the bench. At angat na ulit sa double digits ang lead ng Pacers. Under 2 minutes ng quarter na ito, nang madali pa ng injury itong si Steph, matapos nitong subukang tapikin ang bola sa isang player ng Indiana. At makikitang namilipit nga sa sakit itong si Steph. At sa kabilangan ng pangyaring yan, ay bahagya pang nagkaroon ng run dito ang Warriors. Para maibaba na lang nila sa 6 points ang kalamangan ng home team. 93-87. Fourth and final quarter, nag-step up na dito ang team ng Indiana. At sa pagkakataong ito ay nakuha na naman nila ang double digits lead. Habang butata pa ang inabot ni JP kay Jose Brissett. At bagsak nga sa floor ang Warriors guard. At simula nga nung nawala si Steph ay tila lumamig na sa opensa ang Golden State. At na-eject pa itong si Draymond Green. Subalit itong ang Golden State Warriors, mga Lodi, ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. At sinusubukang buhayin nila Jamichael Green ang opensa ng Warriors. At tumirada din ng back-to-back 3-pointer itong si Donte DiVincenzo. At under 3 minutes, 3 points lead na lang ang hinahabol ng Warriors, 122-119. Pero dahil na rin sa depensa na ipinakita ng Indiana, under 1 minutes ay butata na naman ang inabot ni JP3 kay Miles Turner. At isang clutch driving layup pa ang nagawa ng Indiana at nagtapos ang laban na nakuha ng Indiana Pacers ang panalo. Final score, 125-119. At pinangunahan ni Harley Burton ang Indiana na nakapagtala ng 29 points, 4 rebounds at 6 assists. At sinundan naman ng 21 points ni Miles Turner. Habang sa Warriors naman nakapagtala ng 38 points si Stephen Curry na may 7 rebounds at 7 assists. At 20 points naman para kay Jordan Poole. Para po sa inyong mga opinion ay magkomento lamang po kayo sa ating comment section. At pakiclick na rin po ang notification bell at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-follow ang aking official Facebook page.